So ayun, magandang araw sa inyo mga tol, no? Naranasan niyo ba itong ganitong tunog sa inyong mga motor? Lalo na sa mga Sporty, Amore, mga basta lahat ng scooter na motor ng ganito. Kaya niyo mabuti ah. Ganyan, naranasan nyo ba yung ganyan tunog? So kung meron kayong ganyan tunog, subaybayan nyo yung ating pag troubleshoot sa ganito. So before anything else, let's roll the vlog. So yun ang ano, una natin gagawin is tatanggalin natin itong ating bell, no? Sa pagtanggal ng ating bell, kung wala kayong Y tool or special tool kung tawagin nila, is mano-mano nating tanggalin yung ating bell. So gagamitin natin is yung, teka lang. Yun, so sa pagtanggal ng ating bell, itong bolt na bell na to, is gagamit tayo ng 24mm na combination. Pero siguro kung wala kayong socket, kung wala kayong Y tools, the best way na tanggalin nyo, pagtanggal nyo is itong 24mm, kasi sukat na sukat talaga siya sa kanyang nut. Yun. Pero kung meron naman kayong Y tool, is madali lang talaga pagtanggal itong bell. Yun. So tanggal na natin ang ating nut. So next natin gawin is luwagan itong bell. So press nyo lang para lumuwag siya. Yun, pag lumuwag na, takin nyo to, tabi nyo, tapos pwede nito siyang tanggalin. Yan. So pwede na hindi nyo natanggalin yung ating CBT. Kumpuli natin. So next natin gawin is tanggalin natin itong mga nut. Ito. Yun, so pagkatapos nyong kunin lahat ng mga tornilyo niya, is hatakin niya lang to. Yan lang. Yan lang siya kadali, hatakin. So yun. Meron siyang spacer. Ito. Yung mga maliliit na spacer. So tuturuan ko kayo kung paano siya i-assemble ulit gamit ang dalawang spacer na to. So yan, tanggalin din natin to. Meron din siyang spacer. Yan. Tapos ito. Oh, parang wala naman siyang sira. Pero ewan ko kung ba't siya tumutunog. So yan, pag natanggal niya na lahat, goods na. Dito tayo punta. Kasi sa tingin ko, ito yung parang merong problema. Kasi pag nilagay ko yung lahat ng mga gear niya dito sa transmission na ito,
pag nilagay ko siya lahat dito, dinali ko, tapos hindi ko to, hindi to kasama. Eh, malinis yung tunog niya. Wala siyang kahit anong lagit-git o kahit anong, basta yung tunog na pinarinig ko sa inyo kanina, wala siyang kahit isang ganon o kahit lagitik. Wala. So, pag sinalpak ko to, ito, binalik ko to siya dun, eh, yun na, tumutunog na ulit siya na parang nag-uumpugan sa loob ng ating transmission. No? So, ilang beses ko na to siyang chinek, ilang beses ko na to siyang binaklas, eh, ganun pa rin, kahit nilinisan ko na, ganun pa rin, walang pagbabago, pinalitan ko na lahat ng mga bearings niya, eh, wala pa rin pagbabago. So, hinala ko, nandito siya sa mga gearings niya, hindi siya doon sa bearings, kasi pinalitan ko na kasi to, eh. Ito, napalitan ko na, ito, tsaka yan, isa na yan, tapos doon sa loob, bearing nito, ito, bearing yan, tapos ito, pinalitan ko na siya lahat, pero wala pa rin, ganun pa rin yung tunog niya. So, hinala ko, baka nandito siya. So, kung mapapansin nyo, parang wala siyang problema, wala siyang kahit anong gasgas, o kahit anong, ano, mga biyak-biyak. Pero, try pa rin natin palitan. Kung di siya mawawala, kung pinalitan ko na to tapos di siya nawala, eh ang susunod nating papalitan is ito. No. Pag ayaw pa rin, ito na. Ito na. Pag andyan pa rin, last option, ito na. Yung axle natin. Papalitan natin 'yan. So kung ayaw pa rin talaga, eh i-junk na natin 'tong motor. So, yun, sige, try natin palitan ang ating main gear to, kung tawagin nila, or kung tawagin main gear, eto. So, bumili ako ng main gear sa Shopee, ito. Tapos ngayon lang siya dumating dyan, the express, sa halagang 313 pesos. Yan. So solid naman siya. Maganda rin siya. Kaso lang yung branded kasi mahal. Pero pag nakita ko siya sa mga reviews ng Shopee sa comment section, is maganda yung quality niya. So made in Thailand pa rin siya. Tapos maganda yung quality niya pang racing. So yun ah, kagad binili ko kasi more on reviews niya, nasa mga 1000 reviews. Is sobrang solid. Tapos yung iba nga, doon ang kumukuha sa kanilang shop para magiging retailer. No? So, yun. Binili ko na siya. Tapos, nabili ko siya noong June. Binili ko siya noong 22. Tapos, dumating siya ngayong 2. July 2. So, yun. So, buksan na natin. Tapos, tara na natin siyang palitan. So ang magiging kalabasan nito is motorcycle repair plus unboxing. Unboxing the tools. Ayan, tanggal na natin ang ating circlip. Tapos ito ang ating bearing.
Ito yung bago. Saka ito yung stock. Tapos install na natin yung ating mga gearings. Ito. Ito. So ito. Saka yung mga washer niya. Yun, so ang una nating ilalagay is itong gear niya. Lagay natin dito. Pangalawa, ito nya, dito naman, hindi pa pala, washer pa pala, yung washer nya medyo tabingi, kailangan nakaganyan yan, punasan yung parang cone ng ice cream kung mapapansin nyo, linisan mo. Yan, yung parang bengkong. Yan, kung nahahalata nyo. Lasing focus eh. Yan, parang bengkong siya. Hindi ma-focus eh. Basta, parang bengkong. Ganyan yan. Yung curve. Tapos, balik nyo to. Ayan. Tapos, itong washer. Una yung mataba. Tapos, yung manipis na washer. Tapos, lagay na natin ito. Ating gear cover. So ayun, hindi ko na naipakita sa inyo ang pagkabit ko o pagbalik ko sa ating cover, Kankis cover, pero kung ikukumpara nyo yung tunog kanina, sensya na, medyo maingay ha. Kung ikukumpara nyo yung tunog kanina, yung ito pa yung stock pa yung nakalagay,
kumpara sa nabili natin ngayon. So, kayo nang humusga. So, yun. Malaki ang kaibahan, no? So, nawala na yung parang nagkukumpulan sa loob. Normal lang tong ganito. Yan. Normal yung parang may marinig kayo na konting, konti lang naman. Kasi gear yan eh. Gear. Nag-ano yan, nag-nag, kumbaga, kumakagat yan. May mga pangil sila yung kanina. Yung ganito. Yan yung nagkumpugan. Pero konti lang naman. So, yan. Salamat. At bago tayo magtapos sa ating video na to, shoutout ko muna si Ruben Baradero from Cavite City. Salamat sa iyo, tol, sa panonood mo. At salamat din sa pag-subscribe. Shoutout din kay Bireno Vlogs. No? Salamat sa inyo, tol, sa pag-subaybay sa aking tutorial. Salamat sa mga views, no? So, si ano rin, si Michael Joe. Salamat din sa iyo, tol. Shoutout sa iyo. Kay Daddy B Vlogs. So, shoutout din sa iyo, tol. Sa salamat sa panonood. Keep on watching lang. Tapos, ang nag-comment din sa ating mugs, no? Medyo madumi lang talaga. Kasi nag-repent ako ng mugs. Try nyo lang bisitahin yung channel ko. Tapos, doon naka-repent yung mugs ko. Kung paano ko siya ni-repaint. Tapos, kaya ano rin. Teka lang ha, kunin ko muna yung listahan ko. Tsaka si, ano ito? Camille. Camille Solano. So, shoutout din sa'yo. Tsaka, magpapag-giveaways din ako ng 300 pesos upload. Pag, ano, pag, kung sino yung unang nakapag-like at saka nakapag-subscribe sa akin channel at saka nag-comment, first comment talaga. So, salamat sa inyo, tol. Siguro by this ano end of the month of July, i-announce ko kung sino yung makakatanggap ng 300 pesos worth of load through GCash, no? GCash, load ko sila sa GCash. So, good luck sa inyo at goodness. See ya. Salamat.